Hello mga boss, ang gagawin naman natin ngayon ay isang CRT TV ng brand, ayan, LG. So ang problema nito, base sa nagbabayos, ayaw daw mag-power. So yun bali ang problema nitong CRT TV. Ngayon, bago natin buksan tong CRT TV or ayusin, so itatry ko na muna to para kahit papano makita nyo muna yung problema nitong TV bago natin ayusin. So itry natin, ito yung kanyang power cord. Ayan. So, pansinin nyo itong kanyang indicator. Kapag pinress natin itong kanyang main switch, iilaw itong kanyang indicator, kaso mamamatay. So, yun bali ang problema. So, pansinin nyo, ayan. Patayin ko itong ilaw para mas makita nyo yung kanyang indicator. Ayan. So, kapag pinress natin itong kanyang main switch, ayun. Kung napansin nyo, pag pinress natin, iilaw tong kanyang indicator, kaso biglang mamamatay. So, ganyan lang bali tong TV. Yan bali ang problema nitong CRT TV. So, kahit anong pindot natin dito sa kanyang main switch, ganyan lang bali, ayan, iilaw tong indicator, tapos biglang mamamatay. So, ganyan lang bali tong TV, ayaw mag-power. Ngayon, yan yung ayusin natin ngayon. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para sa susunod na mga video ng upload natin, ma-notify kayo. So, kung papansin ninyo, ayan, bali nabuksan ko na tong TV. Kung titignan natin tong kanyang board, ayan, napakarumi. Mukhang matagal na to, mga boss, tong TV na to. Ayan, no, sobrang dumi niya. So, kung papansinin natin tong kanyang main board, ayan. Kung titignan natin tong kanyang main board, parang may basa dito. Ayan. So, hindi naman pala basa. Parang oil lang. Galing to sa degaussing. Ayan. Yung oil ng kanyang electric tape. Yung kanyang degausser. So, dito sa kanyang mga capacitor, wala naman bloated or lumobo. So, dito sa kanyang main filter capacitor na mother capacitor, kung papansinin natin, ayan o, lumobo siya. Sa mga beginners dyan, huwag kayo kagad magpalit nyan kasi minsan ang lumulobo lang dyan yung pinaka-cover nitong capacitor. So gawin nyo, kapayin nyo, mas better kung tanggalin nyo na tong cover nitong capacitor para mas makita nyo kung talagang lumobo yung capacitor. Ayan, kung papansinin natin, hindi naman lumobo yung capacitor, bali ito lang cover. So sa mga beginners dyan, tandaan nyo yan, huwag kayo basta-basta magpalit, tingnan nyo muna. Sa ngayon, dahil marumi tong kanyang board, so, lilinisin ko na muna tong kanyang board bago tayo mag-troubleshooting. So, linisin ko lang. So, after natin malinis tong kanyang main board, so, unang gagawin natin dito, bale, magsusukat tayo ng voltae dito sa kanyang B+. So, yun bale, yung unang gagawin natin dito, susukatin natin yung kanyang supply sa B+, tingnan natin kung present ba yung kanyang supply dito sa kanyang B+. So, ang gagamitin kong tester dito, mga boss, ayan, itong digital tester. Iset lang natin sa DC volts. Ngayon, sa mga ibang viewers natin, laging nagtatanong kung saan ko tinatap tong aking negative test probe. So, bale, dyan ko nilalagay, mga boss. Ngayon, alam nyo na, ayan. Ayan, naputol pa yung kanyang ground. So, dyan ko lang nilalagay tong aking negative test probe kapag nagsusukat ako ng voltae sa mga CRT TV. Ngayon, itong positive probe, ito naman yung pag-test point natin. Ngayon, susukatin natin yung kanyang B+, tignan natin kung present ba yung kanyang supply. So, sa mga beginners pala dyan, yung B+, makikita natin yan dito sa kanyang terminal, dito sa flyback. Madalas, sa pang-apat na terminal nitong flyback or pangatlo, yun yung B+. Nakasulat naman yan dito sa board or naka-indicate, nakasulat na B+ or yung mismong supply. Dito mo, boss, bale yung B+ nito, ayan, itong pangatlong terminal dito sa kanyang flyback.
Ayan. So, yan yung kanyang B+. Yan yung susukatin natin. Tingnan natin kung present ba yung supply nitong kanyang B+. So, common na supply nito ay nasa 110 volts to 125 volts. So, dapat ang masukat natin na supply dito ay nakapaloob sa 110 volts to 125 volts. So, tingnan natin. Ayan, saksak ko lang. So, ayan, bale, nakasaksak na tong TV. Ngayon, sukatin natin yung kanyang B+. Tingnan natin kung ilan ba yung masukat natin. So, kung nakikita nyo, meron tayong nasusukat na 19 volts. Ayan. Ngayon, press natin tong kanyang main switch. Pansinin nyo. Ayan. Kung napansin nyo, pagpindot ko dito sa kanyang main switch, yung 19 volts, umakyat siya sa 25 volts, 24 volts. Ayan. So, naging 25. So, hindi man umabot ng 50 volts tong kanyang supply dito sa kanyang B+. So, mababa. Ngayon, sunod na gagawin natin dahil hindi nag-oscillate tong TV, mababa yung kanyang supply sa B+. So, sukatin na muna natin tong main filter capacitor. Tingnan natin kung meron bang pondo na supply. So, kung napansin nyo, ayan, meron tayong nasukat na 319 volts kahit na nakabunot na tong plug nitong TV. So, meron pa rin pondo na supply itong kanya main filter capacitor. Kasi mga boss, hindi nag-oscillate itong TV, kaya meron pang pondo yan. So, sa mga beginners dyan, kapag magsusukat kayo ng B+, halimbawa katulad dito, mababa yung supply na nasukat natin sa B+. So, huwag kayo kaagad hawak dito sa board. Sukatin nyo muna itong main filter capacitor, baka kasi meron bang pondo na kuryente yan. Like dito sa video, nakita nyo, meron pang pondo. Ngayon, discharge natin gamit itong resistor. So, short lang natin yan. Dito sa terminal nitong capacitor. After natin ma-short, sukatin natin ulit. Ayan. So, napansin nyo, yung 319 volts kanina na sukat natin, bumaba na. So, ngayon, safe na tayo humawak dito sa board. Kahit panawakan natin tong terminal nitong main filter capacitor, so, hindi na tayo makuryente. So, tandaan nyo yan sa inyong mga beginners or baguan. So, isa pa pala sa mga beginners dyan, huwag na huwag kayong gagamit ng Phillips screw or flat screw pang discharge dito sa mga main filter capacitor. Gumamit kayo, katulad nito mga boss, itong resistor na value ay 300 ohms. So, tandaan nyo yan kayong mga beginners. Ngayon, balik tayo. Sunod na gagawin natin ngayon after natin ma-discharge yung main filter capacitor. So, hiyang natin tong kanyang B+. Ngayon, after natin mahiyang yung kanyang B+, so, paandarin natin ulit ng TV, sasaksak ulit natin, tapos magsusukat tayo ulit ng supply dito sa kanyang B+. Tignan natin kung tataas ba yung kanyang supply dito sa B+, after natin mahiyang yung kanyang B+. So, ayan, bale, tapos ko nang mahiyang yung kanyang B+. So, ganyan lang yung tinatawag na paghang. Ngayon, sunod na gagawin natin after natin mayang yung kanyang B+, so magsusukat ulit tayo ng voltae dito sa kanyang B+. So tignan natin kung tataas ba yung kanyang supply ngayon dito sa kanyang B+, after natin mayang yung kanyang B+. So try natin, ayan, saksak ko lang. So pansinin yung mabuti itong ating tester. So, itap ko lang tong positive test probe dito sa circuit. Ayan. So, wag sa terminal. Ayan. Saksak ko lang. So, pansinin nyo kung ilan yung masukat natin na supply. So, pagsaksak natin, ayan, kung pansinin nyo, meron tayong nasukat na 59 volts. 60 volts. Ayan. So, napansin nyo. Ngayon, pindutin ko tong kanyang main switch. So, pansinin natin kung tataas ba yung 60 volts na yan. So, kung napansin nyo, ayan, pagpindot ko dito sa kanyang main switch, umakyat siya ng 118 volts yung nasukat natin na supply dito sa kanyang B+. Napansin nyo, bumaba siya, naging 94. Kasi nga, mga boss, hindi totally nag-on tong TV. Kasi nga, nakahang yung kanyang B+. Ngayon, try natin ulit na pindutin tong main switch. So, yung 118 volts na nasukat natin kanina, lalabas ulit yan. Pagpindot natin dito sa main switch. So, pansinin nyo, ayan. Ayun. So, napansin nyo mga boss, nag-normal yung kanyang supply nung hinang natin tong kanyang B+, dito sa board. Lumabas yung 118 volts DC. Ngayon, dahil lumabas yun mga boss, masasabi natin na good tong kanyang power supply, secondary power supply, kasi nga,
lumabas na yung kanyang B+ na supply. Nag-normal na yung kanyang supply sa B+. Ngayon, try natin sukatin yung kanyang main filter capacitor ngayon. Tingnan natin kung meron bang pondo na supply. So, napansin nyo, ayan, wala na. So, hindi siya nagpondo ngayon ng supply kasi nga yung kanyang supply sa B+, lumabas na. Sa madaling salita, nag-oscillate tong TB. Kaya, kusang nag-discharge tong kanyang main filter capacitor. Hindi katulad kanina, nung hindi natin hinang yung kanyang B+, so, hindi nag-discharge tong kanyang main filter capacitor. Ngayon, nag-discharge kasi nga, lumabas yung kanyang supply sa B+. So, napansin nyo mga boss, 15 volts na lang yung supply nitong kanyang main filter capacitor. So, mababa na kasi nga, yung supply dito sa kanyang B+, nag-normal. After natin mayang yung kanyang B+. So, hindi na natin kailangan pa mag-discharge dito sa main filter capacitor. Dahil, kusa na siyang nag-discharge. Ngayon, sunod na gagawin natin dahil nag-normal na yung kanyang B+, nung inang natin yung kanyang B+. So, posibleng problema nito mo, boss, pupwedeng nasa vertical or pupwedeng nasa horizontal. Pero unahin natin i-check dito mo, boss, yung kanyang horizontal. Itong kanyang horizontal transistor. Ayan. So, i-check natin yan. Baka shorted yan. Kaya, kapag naka-connect tong kanyang B+, nag-hold down kasi nga shorted tong horizontal. Pero check natin, tingnan natin. So, i-check ko lang mga boss. Hindi ko na ituturo pa yung pag-check dito sa transistor na to. Panigurado, alam nyo na rin i-test yung mga transistor. So, i-check ko lang. Ayan. So, base dito sa kanyang transistor, good naman. So, okay itong kanyang transistor mo, boss. Wala namang problema itong kanyang horizontal transistor. Ngayon, sunod na gagawin natin dahil good itong kanyang horizontal transistor. So, ang gagawin natin ngayon, ibabalik na natin yung hinang natin dito sa kanyang B+. So, isosolder na natin ulit itong kanyang B+. Ayan, yung hinang natin kanina. So, solder ko lang. Ayan mga boss, so after natin may balik yung pagka-solder nitong kanyang B+. So, sunod naman na gagawin natin, bale, yang natin yung kanyang supply dito sa kanyang vertical IC. So, titingnan natin, bale, ito yung kanyang vertical IC. Ayan, yung maliit na IC na yan, na 7 pins, 8 pins. So, nagbibigay supply dito sa kanyang vertical, ito rin kanyang playback. Ayan mga boss, so itong terminal na yan, kung susundan natin yan, ititrace natin yan, pumunta yan dito sa kanyang vertical IC. Dumaan lang ng fusible resistor, rectifier diode, tapos capacitor, tumawid na dito sa kanyang vertical IC. Ngayon, itong terminal na yan, itong kanyang terminal dito sa kanyang vertical IC, so yan naman yung hiyang natin ngayon. So gawin natin. So, kung papansin ninyo, ayan, tapos ko nang mayang yung kanyang supply dito sa kanyang vertical IC. Ngayon, try natin i-on ulit ng TV, tapos magsukat ulit tayo ng supply dito sa kanyang B+. Ayan, ito pa rin digital tester yung gagamitin natin. So, nakaset pa rin yan sa DC volts. So, tignan natin kung lalabas ba yung kanyang supply dito sa kanyang B+, na nakaang yung kanyang supply dito sa vertical IC. Ayan, kung papansin ninyo, nakaang yung kanyang supply dito sa kanyang vertical IC. Ngayon, dito tayo mag-test point dito sa B+. So, tignan natin, pansin ninyo itong ating tester kung lalabas ba yung 118 volts na nakaang yung kanyang supply sa vertical IC. Ayan mga boss, bale nakasaksak na itong unit, itong TV, 26 volts. Ngayon, press natin itong main switch. Ayun, so baksak pa rin mga boss. Ayan o. Nasa 17 volts lang. So, nakita nyo mga boss, baksak yung nasukat natin dito sa B+. Ngayon, check natin ulit tong kanyang main filter capacitor. Panigurado, meron na naman pondo yan kasi nga hindi nag-oscillate tong TB. Kasi nga, baksak na naman yung supply nitong kanyang B+. So, bale,
Ayan, napansin nyo, 319 volts. Naka-unplug na bali yung TV niya, no, boss? So, meron na naman pondo, hindi na naman nag-discharge tong kanyang main filter capacitor. So, discharge ko lang, ayan. Ayan, mga boss, bali na-discharge na natin. So, nakita nyo, ang nasukat natin ulit dito sa B+, bumaba na naman na sa 17 volts lang. Kahit na nakaang tong kanyang supply dito sa kanyang vertical IC. So, meaning, wala sa vertical section ang problema nitong TV na to. So, yun lang naman yung purpose natin doon kung bakit hinang natin tong kanyang supply nitong kanyang vertical. Para lang malaman natin, baka kasi nasa vertical yung problema, kaya yung mag-power on tong TV. So, binalik na natin. So, ngayon, sa so, nagagawin naman natin, nakita nyo, wala sa vertical section ang problema nitong TV na to. So, ang gagawin natin, balik tayo dito sa kanyang horizontal section. So, itong kanyang 8SO na horizontal output na transistor. So, tatanggalin na natin yan this time. I-double check natin. Kasi kanina, unang pansin nyo, tinest ko lang itong kanyang 8SO na nakakonek dito sa board. Medyo may duda rin ako mga boss kasi nga yung nakuha kong resistance medyo hindi normal. So, ngayon, tatanggalin ko dito sa board para ma-double check ko itong kanyang horizontal transistor. So, tanggalin ko lang. So, ngayon, bale natanggal ko na itong kanyang horizontal. So, ngayon, do-double check ko lang to. Ayun, so, hindi naman leak itong kanyang horizontal. So, okay talaga itong kanyang horizontal. Ngayon, mga boss, dahil okay itong kanyang horizontal, so, ibabalik ko na to. Dahil wala naman problema yan. So, ibalik ko lang mga boss. Ayan. Ayan mga boss. So, tapos ko na may balik yung kanyang horizontal transistor. Ngayon, sunod na gagawin natin. Bale, mag-check na muna ako ng mga parts dito sa kanyang horizontal section. So, isa-isa ko nang itetest yan, itong mga mylar capacitor, ceramic, resistor, transistor. So, hindi ko na ipapakita pa yung pag-test isa-isa kasi medyo maba na ito ating video. Gagawin ko na lang mga boss, after kung makita yung problema, sasabihin ko na lang sa inyo yung posibleng problema dito sa anyang horizontal section. So, iti-check ko na muna itong mga parts mga boss dito sa anyang horizontal section. Hanapin ko lang yung posibleng problema dito. So, base sa pag-check ko sa mga parts dito sa kanyang horizontal section, may nakita akong, ayan o, kung papasin ninyo, yung kulay blue na capacitor na yan, na ceramic. So, tanggalin ko lang para mas makita nyo. Ayan mga boss, bale ito yung nakita kong may problema. So, ito yung nakikita kong sa laren. Ayan. So, kung titignan natin mabuti itong capacitor na to, meron siyang putok dito sa pinakababa niya. Ayan o. Ayan mga boss. Kung titignan nyo, so, dito sa itaas, wala tayong makikita sunog, pati dito sa likod, harapan. So, yung tama niya, nandito sa ibaba. Kaya kanina, hindi ko kagad napansin. Ayan o. So, na-test ko ito mga boss, bale hindi ito shorted leak itong kanyang capacitor. So, i-test natin para mas makita nyo na leak talaga itong capacitor na yan. Kung i-test natin itong capacitor na yan, bale nakaset ako sa time is 1K. Ayan o. So, kung napapansin nyo mga boss, ang nasukat natin na reading dito sa capacitor na to ay nasa 5K. So, nakaset tayo sa 1K. So, leak siya, hindi siya shorted. Ngayon, kung dito naman tayo magtetest, ayan o, nawala na yung leak. So, normal na yung reading mga boss, ayan. Hindi katulad kanina nung nakalagay itong kanyang capacitor na leak. Ayan o, papasin ninyo, bumababa yung pointer. Hindi na katulad kanina mga boss. Nung tinest ko kasi yung horizontal transistor nung nakalagay dito sa board, medyo duda na ako kasi iba yung nakuha kong resistance. Ngayon pala mga boss, itong capacitor talaga yung may problema. Ayan o, hindi yung horizontal transistor.
Kaya kung napansin nyo, tinanggal ko yung horizontal transistor dito sa board, dinouble check ko. Ngayon pala, itong capacitor na to ang may problema. Ngayon mga boss, ano na gagawin natin? Itatry natin yung tong TV na nakatanggal tong kanyang ceramic capacitor na leakage. Ayan. So, tingnan natin kung mag-on. Pero mag-on naman tong TV na yan in case man na wala ng problemang parts dito sa kanyang horizontal section. Pero try natin. So, power on ko mga boss. Ayan. Napansin nyo, umilaw tong kanyang indicator. Napansin nyo mga boss, ayan, hindi na namatay itong kanyang indicator. Ngayon, try natin tignan dito sa kanyang display. Ayun, no. Dito pa lang sa kanyang heater, umilaw na itong kanyang heater. Ayan, no. Try natin dito sa display. Ayun. So, napansin nyo mga boss, nag-on itong TV kahit na wala itong kanyang or hindi natin pinalitan itong ceramic capacitor na yan. So, bale, yan lang talaga yung naging problema mo, boss, kung bakit ayaw mag-on tong TV. So, leak kasi ang capacitor na yan, kaya ayaw mag-on tong TV. Ngayon, pwede naman natin na hindi na lang lagyan yan. Okay lang naman kahit na hindi na natin lagyan pa yan. Pero ganun pa man, maghanap tayo ng ganito para kahit pa paano, kumpleto pa rin yung parts nitong TV. So, maghanap na muna akong ganito mo boss para yun na nga malagyan pa rin natin. Although kahit na pwede naman na kahit na hindi na natin lagyan. So, hanap lang ako. Ayan mo boss, so meron na akong nanap na ceramic capacitor. Kaya lang mo boss, hindi same value. Yung ilalagay natin na capacitor na ceramic ay ang value niya ay 321K. 2000 volts. Ito kasing original na capacitor niya, mga boss, ang value ay 221K. Ayan. So, hindi sila same value, pero okay lang yan. So, pwede natin ilagay yan. So, ilagay ko lang, mga boss. Ayan, mga boss. So, tapos ko nang mailagay yung ceramic capacitor. So, yung palang ceramic capacitor na yan, connected dito sa kanyang collector, dito sa flyback to ground. So, kung talagang leak yan or shorted, hindi talaga mag-on tong TV. So, hindi ko lang napansin kagad mga boss. Ganyan talaga. Kaya napaka-importante yung pag-troubleshooting. So, okay na to mga boss. Bale, ipipix ko na tong kanyang mainboard para may testing na natin. So, isara ko lang. Ayan mga boss, kung papansin ninyo, maliwanag pa tong kanyang display. Ayan. So, maganda pa yung kanyang kulay. So, bale, naging problema lang dito sa TV na to mga boss. Itong kanyang ceramic capacitor. Ayan. So, yan lang bale yung naging problema dito sa TV na to. So, hanggang dito na lang mga boss. Sana kahit pa paano kayo mga beginners, meron kayo natutunan dito sa ating video. Kung meron man, huwag yun naman sanang kalimutan i-like at i-share itong ating video. Sa mga bago naman dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para sa susunod na mga video ng upload natin, ma-notify kayo. Maraming salamat mga boss!